Alam ko hindi ka natutuwa sa pagtara namin dito. Kita-kita naman sa mga kilos mo eh. Paggaling ng paggaling ni tatay, alis na kami. Ayos pala dito ah. Daming mga magaganda at mga sexy. Kiko, huwag magalala. Good boy ako. Pero huwag mo akong galitan ah. Nahalik ako. Huwag ginagawa to. Cesa, ginagawa ko to dahil nagmamalasakit ako sa'yo. Hanggang ngayon, may nararamdaman ako para sa'yo. Thank you for saving me. You know, you're the last person I would think of na magsisave sa akin. Especially what I did to you and my friends tonight. Ganon kasi turo ng tatay ko. Tinuro niya na nagawin ng tama kahit sa taong mali. Siguro mali lang yung umpisa ng pagkakakilala natin. Why don't we start over? Salamat sa paglaan ng oras, ha? Kasi matagal ko na talagang gustong pumunta kayo ng tatay mo dito. Pinangalan pa ni Mami sa'yo yung isa sa mga special dishes dito. Special Lomi ala Ephraim. Gusto ko munang matikman ang luto mo bago kita irekomenda sa may-ari. Sasarapan mo, ha? Apo, sige po. Luto na ba yung kaldereta mo? Di na! Opo, Ma'am Yoleng, ha? Mm. Ito po ang tinatawag na kalderetang ala GV. Kalderetang ala GV? Yes! Mm. Kalderetang ala good vibes. Kasi, made with love po yan. Ay, naku, ang dami mo talagang pauso tong batang to. Aber, mahusga, ha? Sige po. Mukhang masarap na. Okay, subukan nyo na po. Baka hindi na. Ayan. Ma'am Yoleng, bakit po? Hindi po ba nagustuhan? Ma'am Yoleng, marunong po ako mag-afritada, mag-menudo, mag-kare-kare. Huwag niyo muna po akong i-judge. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho. Please po, try niyo po ulit. Iha, hindi sa ayaw ko. Speechless ako. Ito na yata ang pinakasarap na kalderetang natikman ko! Talaga po? Oo, tinamo. Hindi po kayo nagbibiro? Seryoso ako. Teka. Nandiyan ang mga may-ari. Oh, kunasan niyo po muna yun. Mm. Opo, ayan po. It's delicious. Ipapatikim ko to sa mga may-ari. Sigurado magugustuhan nila. Dali. Sige po. Naku, Johnny. Hmm. Tikman niyo to. Napakasarap. Ah, talaga? Teka. Wala naman sa minuto ah. Bakit meron tayong ganito? Prinipere yan ng isang cook na nag-a-apply sa atin. Ah, talaga? Tikman nyo. Sobrang sarap. Angeli. Ephraim, tikman mo. Ayan. Bigyan mo ang tatay mo. Wala. Ang sarap nito ah. Tayo masarap eh, no? Sana matanggap ka. Naku, magdila ang help ko sana kayo, manang. Maanghang! Ha? Hindi naman, sa akin tama-tama lang yung anghang. Di ba, Ephraim? Hmm. Excuse me. Masarap siyang. Tama ka, Ephraim. Masarap. Tikman mo, Cesar. Sarap, di ba? Manang Lydia, nakikita mo ba to, ha? Anong klase pag-uugas to? Buti lang hindi sa customer na punta, kundi kasiraan ang restaurant natin to. Sorry po, Ma'am Angeli. Hindi na po mauulit. Ano nga lang ang gagawin mo? Mali-mali ka pa! Alam mo kung hindi mo kaya mag-keep up sa standard ng restaurant na to, mabuti pa, umalis ka na lang. Kasi ang kailangan namin dito, yung maaasahan. Hindi yung useless na kagaya mo. Ma'am, huwag na po kayong magalit kay Manang Lydia. Huwag niyo na po siya sigawan. Nag-sorry naman na po siya eh. Is anybody asking for your opinion? At sino ka ba?
Ako po yung nag-apply na cook dito. Pasensya na po kayo, nawalan po kay Manang Lidia. Hindi nyo naman po siya kailangang pagalitan eh. Pwede nyo naman po siya pagsabihan ng maayos para mapagbuto niya po sa susunod. How dare you na pagsabihan ako kung paano kaya handle ang mga tauhan namin? Ano bang alam mo? Diba kung sinera ka lang? Ah! Ikaw yung nagluto nito. Akala mo ba ang sarap-sarap nito? Ha? You know, this is nothing. But trash. Mali naman pala yung lugar na napuntahan ko. Naniniwala kasi ako na ang pagkain ay grasya ng Diyos. Eh kung alam ko na binabasura nyo lang pala yung pagkain dito, hindi ko nagugusto yung bumalik dito. What are you still waiting for? Akala mo pipigilan kita? The door is wide open. You're free to go. Not that door! That door. Mamaya, meron pang makaamoy ng masangsang na hangin. Mawalan ng gana. Siya ang sabihin mo dun sa kuk natin, ha, na bago. Tanggap na siya. Yes. Tamang-tama, di ba? Mag-birthday ako. Kailangan din natin siya. Okay. Dahil kulang tayo sa kitchen staff. Sandali lang. Papakilala ko sa'yo. Sige nga. Nandiyan siya. Oo, masarap, ha? Lola Yoleng, huwag na. Nakita ko siya umalis. Nagmamadali. Ah, bakit naman? Sayang. Gusto ko pa naman yung luto niya. Baka nagbago ng isip, Mommy. Don't worry, we'll find another one. Yung mas magaling pa. Ako, sayang naman. Excuse me. Siyang, ang sarap ng luto niya talaga. Ayan. Umalis yun. Oh, hindi na. Oh, saan punta? Oh. Kumiyak. Ha? Kumiyak. Hindi ko naman nakalaan na ganun pala kasungit yung amo dyan. Kung alam ko lang din, sana din ako nag-aksaya ng oras. Alam mo, nakakapanggigil eh. Porkit mayaman siya, akala niya may karapatan na siya malapak na ibang tao. Sino yun? Turo mo sa akin. Sapakin ko yun. Ano ka ba? Ano ka ba? Huminahon ka nga! Babae yung tinutukoy ko! Alam mo, dapat kasi hindi na ako pumayag na magpasunod ako sa'yo eh. Kita mo tuloy nangyari sa akin. Binalas ako. Hindi na! Nakakainis. Talo ka naman tayo. Dahil nanalo kami, mamasahihin mo ako mamayang gabi. Ikaw naman, Glenda. Kawagugas ang pinggan dun. Ayoko nga. Hindi ko kaya abot yung lababo, ah. No! Glenda, ayaw kayo! Ano yung gagawin niya? Kailangan mo kasahin ko. Iba, ito tulungan kita. Okay? Okay, isa pa. Sige. Thank you.
hanap pa kayo ng moves na eh. Hindi ko na mababawi yung nagawa ko, Ephraim. Pero hindi ako susuko. Hindi ako mapapagod. Anak kita. At mahal na mahal kita. Kaya kahit na ilang beses mo pa akong iwasan, o kahit hindi mo ako patsingin, hindi pa rin ako bibitin sa'yo. Oy, ikaw ah, huwag ka na mag-iwan ng hugasin. Tapos yung drum, huwag mo kalimutan punuin ng tubig, ha? Para may panligo si Kiko bukas. Oy, sinisimangutan mo ba ako? Hindi po, Ate Sean. Sinera ka lang? Ah! Ikaw yung nagluto nito. Akala mo ba ang sarap-sarap nito? This is nothing. But trash. Biruin mo yun. May nag-exist palang tao na mas masama pang ugali kay Ate Chong. Eh, ano naman kung kusinera lang ako? Hindi naman ako habang buhay, kusinera lang, di ba? Yayaman din ako. Dapat, positive lang palagi. Hindi nakakaganda ang pagiging nega. Tama. Ay! Ano ba kabayo? Ano ba? Kiko naman, nagugulat ka. Atakin ako sa puso. Ay, ano ba ginagawa mo? Oh. Ano yan? Is-offering ko sa'yo. Sorry, minahalas ka ata dahil sa akin eh. Kaya mo, bukas sa bukas, mag-isa na lang ako maghahanap ng trabaho. Kiko, pasensya ka na. Wala ka naman talagang kasalanan sa nangyari. Sa totoo lang, na bad trip lang talaga ako dun sa naitirang kahoy. Ah, so, ibig sabihin, ayos na tayo. Mukhang tayo. Friends. Pasensya ka na. Kung may ibang expectations ka sa akin, ngayon pa lang tatapatin na kita. Hanggang pagkakaibigan na yung kaya ko ibigay sa'yo. Expectation? Ako? Wala! Diyan maraming namamatay. Sa maling akala. So, okay lang sa'yo? Hindi ka galit? Oo naman. Ba't naman ako magagalit, no? Ayos lang ako. Kontento na ako na kaibigan tayo. Buti naman. At least malinaw na sa ating dalawa na friends lang tayo. Hindi it's complicated at lalong hindi in a relationship. Sige. Oo. Malinaw na malinaw. Salamat. Buti na lang, linipat natin dito si Glenda nung nagkapera ka na. At least, maganda at namimaintain ang kanyang himlayan, di ba? Sayang nga lang siya. Ito lang ang naibigay ko sa bungsu ko.
hindi niya natikman yung magandang hawang buhay. Ayan ka na naman. Mahahawa ko niyan sa'yo eh. Baka mamaya dalawa na tayo nag-iihakan dito. Siyang kasi 15 taon. 15 taon pero hanggang ngayon hindi pa rin nabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ni Glenda. Lagi kong pinagdarasal yan na sana masarahan na ang madilim na kabanatang yun ng nakaraan nyo. At sana naman mapatawal mo na rin si Ephraim at ang mga sarili nyo. Siyang hindi pa rin ako tumitigil sa paghahanap sa kriminal na yun. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niyang pagsira sa pamilya ko. Ba ako, ha? Problema ka ba? Ay, miss. Hello po. Ako nga pala si Bogs. Mag-a-gym ba kayo dito? Pwede ko kayong spotan. Tempting. Pero I'll pass. Hi! Anong nangyari sa bahay? Si tatay? Oh, relax! Walang emergency. I just came here to bring you this. Look! Ito ang isusot mo pa sa party ni Mommy. Angeli! Sorry, ah. Na-appreciate ko naman yung gusto mong mangyari. So... mas maganda na hindi na ka pumunta doon sa party. What makes you say that? Di ba party niya yun? So, natural. Gusto ko siya mag-enjoy. Eh, masisira lang mood niyo pag dumating pa ako. Alam mo, ikaw ang pinaka-inaasahan ni Mom na pumunta doon sa party niya. I'm sure she'll really be disappointed if you don't. Look, paano kung ito na yung last party ni Mommy? Paano kung ito yung last time na makikita mo siya? Okay lang ba sa'yo na pairali mo yung pride mo at hindi pumunta doon? What? Manang Lydia. Ano ba talaga nangyari kahapon? Bakit bigla na lang umalis yung kusinera na nag-a-apply sa atin? Manang. Manang Lydia, tigil niyo muna yung paghuhugas dyan. Manang. Kung may nalalaman ka, sabihin mo sa akin, huwag kang matakot. Kasi po eh. Si Ma'am Angeli po ang nagpalayas kay Tina. Si Angeli? Eh, ba't naman gagawin niya yung kay Tina? Kasi po, nakita niyang pinagagalitan ako ni Ma'am Angeli. Pinagtatanggol lang naman po ako ni Tina eh. Johnny? Chang, alam niyo naman po yung biodata, hindi ba? May biodata yung ating aplikante. Mm-hmm. Pakitawagan na lang, pakitanong sa kanya kung interesado pa siya pumasok sa akin. Lalo na bukas, kailangan ko siyang papuntahin sa bahay dahil magluluto para dun sa party ko. Yes, now na. Mismo, ora mismo. Salamat po. Manang Deja, pagpasensyahan niya na lang po si Angeli, ha? Oo po, ma'am. Sige, salamat. Uy, mga suki, next time na lang kayo magpalista. Okay, sige, walang problema. Kasi kailangan ko ng ibang apply sa trabaho, eh. Eto to, may spaghetti ko. Sige. Naku, naubusan yata ang spaghetti. Eto to, may spaghetti yata yan. Okay. O, sige. Ano yan?
Hello? Tina. Si Yoling to. Yung sa restaurant na ina-applyan mo. Gusto ng boss ko. Mag-report ka na sa trabaho. Ma'am Yoling? Naku, pasensya na po kayo ah. Na-trauma po kasi ako dun sa inasal ng boss ninyo eh. Mukhang hindi na po kung makakatapak ulit dun sa restaurant na yun. Eh, hindi naman si Angeli ang nagpapatawag sa'yo. Yung pamangkin ko, si Johnny, mabait yun. Siya ang may-ari ng restaurant. Bukas sa bukas, pwede ka na raw mag-umpisa. Naku, sorry, pasensya na po talaga kayo. Kahit gaano po kabait yung may-ari, makikita ko po ulit yung Angeli na yun. Iha, huwag ka muna magsara ng pinto. Kilalanin mo muna si Johnny. Ibang klase mag-alaga ng tauhan yun. At hindi niya hahayang maulit yung ginawa sa iyo ni Angeli. Okay? No. I don't like it. Okay. This one. Come in! Ay, Ma'am Angeli. Pinapatanong po ni Ma'am Johnny kung ready na daw po kayo. Do I look like I'm dressed up? Siyempre, hindi pa. Obvious ba? Ma'am, alam niyo maganda yung... Ayun yung makita, maganda yun eh. Nakaka-party. Gusto yan ng mami mo eh. As if I would take a fashion advice from you. Pwede ba lumabas ka na lang, tawagin mo si Lauren? Opo. Pero ma'am, hindi maganda talaga yan eh. Lauren! Lauren, opo, Lauren. Oh, pasok, pasok, dali! Punta na kayo sa kusina. Huwag tayong mag-aksayan ng oras dahil ang dami nating gagawin. Aba, Tina, mabuti naman at nandito ka. Ma'am Yoling, ang galing niyo po kasi ng mangumbinsi. Kinakailangan ko lang po talaga ng trabaho. O basta ha, wala na uling disappearing at okay? O sige mga inday, dalhin niyo na sa kusina. Dito po. Anong ginagawa ng babae sa pamamahay na to? Nandito si Tina dahil isa siya sa magluluto para sa party ng mami mo! Hindi pwede, Lola Yoling. She has no permission to be here dahil hindi natin siya empleyado. For your information, Angeli, mali ka. Nagtatrabaho na ngayon si Tina sa inyo! What? Yes! Pinabalik siya ng mami mo! Halika na nga, Tina. Kilala kita, di ba? Nahalala mo ko? Oo. Mabuti pa. Kalimutan mo na lang naging kapabatang ka. So, hindi mo kailangan na lalaki yun sa buhay mo. Ako na lang. Ako na kailangan yun. Alam mo, napakaswerte mo. Natanggap ka. Pero, maging ingat ka dito, ha? Mainit ang mata ni Ma'am Angeli sa mga baguhan dito. Alam kong may policy tayo, pero paminsan-minsan pwede tayo maging maluwag. At ikaw, higit sa lahat ang dapat nakakaintindi dito sa bata! Curious lang po kasi ako eh. Dapat daw po si Ma'am Angeli yung higit na nakakaintindi dun sa batang pulubi. Mami lang ang tawag ni Ma'am Angeli kay Ma'am Johnny. Tati kasing palabo yan eh. Ay, may good news ako sa'yo. Lalaban na ako ulit. May welterweight bat ako kay Wayne Galera, tay. Lalaban ka na naman. At champion ka na ng nakaraan ha. Johnny, nasa dugo na ng anak natin ang nakikipaglaban. Pinagbigyan na kita noon sa gusto mo. Siguro naman ngayon, ako naman ang pagbibigyan mo.